So, what's up, mga kapandak? It's another fine morning today and it's gonna rain. Definitely it's gonna rain today. Ayan, kita nyo naman yung langit. Napaka dilim. And mukhang it rained overnight kasi kita nyo medyo basa yung kalsada natin. Ayan o. Ayan, ngayon napakalamig ng ng simoy ng hangin, lalo na dito sa amin sa parteng Tagaytay. Kasi magdi-December na. And it's almost Christmas, guys. Nice. So ano ba pag-uusapan natin ngayon, guys? Ayan, napansin ko lang ang aking Mio gear ay nasa 1017 kilometers na already. So eto siguro ngayon yung pag-uusapan natin. Ang ikaw 1017 kilometers ng aking Mio gear. So malamang marami ang nagtatanong sa inyo at marami din akong nababasa dun sa FB groups about Mio gear. Kung ito ba ay worth it na bilihin, kasi marami ang nagdadalawang isip na bumili ng Mio gear. And kung mapapansin nyo is marami pa rin ang bumibili ng MIUI sa kabila ng alam naman natin na itong Mio gear ang bagong labas ngayon ng Yamaha sa 125cc category alongside with Gravis. Ayun. Well, again, kung tatanungin nyo ako kung worth it ba ang Mio gear sa kanyang presyo at kung worth it ba na itong pinili ko over Gravis, well, ang masasabi ko is very much worth it po. Guys, na ito ang aking binili o ang aking pinili. Ayan. Maganda ang Mio Gravis. Nakita ko din naman siya. Lalo na yung Find Your Trip Edition Gravis. Maganda. Kaya lang, kaya itong pinili ko, itong gear kasi siya, very compact. Mukha siyang mas magaan and definitely hindi lang siya mukhang magaan, talagang magaan siya as compared dun sa Gravis. Ayun. Tapos na-offense meant na dun sa mga Gravis owners and sa Gravis community. Parang nabasa ko ata about dun sa Gravis medyo may mga issues sila, like sa dun sa battery, ang bilis daw malo. But nakita ko din kasi sa ibang vlogger na Gravis na they are addressing that issue. So malamang marami ang magsasabi na minor issue lang yon, pero sa palagay ko ha, hindi minor issue yung madaling malobat ha, considering na brand new yung inyong scooter. So anyway, yon, nuulit ko lang na very much worth it po, guys, ang pagbili ng Mio gear. Ayun. So if you guys are hunting for 125cc, ilagay niyo po sa inyong top list itong ating Yamaha Mio gear, dahil talaga naman po mai-enjoy nyo ang ownership nyo dito at mai-enjoy nyo po ang ride ng Yamaha Mio gear. Ito nga, nasa 1,000 kilometers na ako and up to now sobrang nai-enjoy ko po siya. Meron din ako nabasa dun sa aming FB groups, marami nagtatanong kung normal ba sa ating scooter, particularly dito sa ating Yamaha Mio gear, yung mausok daw yung kanilang motor pagka yung ini-start nila sa umaga. Well, guys, as for dito sa aking Mio gear, wala po ako nakikitang ganun, kasi kanina umaga in-observe ko talaga
mag-start ko. Actually hindi ko nga ginamit maghapon to kung miyugir ko kahapon. So talagang definitely cold start na matatawag 'yon. Pero nung ini-start ko kaninang umaga, wala siyang wala siyang usok. So hindi ko alam, pero hindi ko alam kung normal 'yon sa motor yung mausok sa umaga. Pero sa experience ko sa mga naging motor ko, wala po siyang usok sa umaga at cold start. Kasi iba po 'yan sa sa kotse, di po ba sa kotse, sa cold start pag umaga, merong konting white fumes, which is normal and healthy sa engine. Tapos after a few minutes nawawala po 'yon. So kung sa kotse, it's a sign of a healthy engine pagka yung pag-start mo ng cold start may konting white fumes, tapos nagtutubig yung tambucho, sign of healthy engine yon pag sa kotse. Pero pag sa motor, hindi ko alam. So kung yung mga expert dyan sa motor, please comment down below para makatulong kayo dito sa ating motoring community, lalo na sa ating mga newbies o mga baguhan sa pagmumotor, para malaman nila at may relate na rin sa kanila kung ito ba ay normal, di po ba? So ayun. So going back, ayan, I'm still having fun dito sa aking Yamaha Mio Gear. Actually mas natutuwa ako na at mas na-enjoy kong gamitin ito pag meron akong lakad kumpara dun sa aking PCX 160. Ang advantage nga lang doon sa PCX 160 is talagang matulim siya. Ayan, sobrang bilis. Mabilis pa sa alas 4. Gago! So ayan, again, doon sa mga nagtatarong ng issues about dito sa ating Mio Gear, yun pa din ang issue niya, yung nabanggit ko sa inyo last time, yung sa dito sa kanyang gas gauge, which is hindi siya ganun ka-accurate. Ayun, di ba? Yung pagka i-fuel tank mo siya, pinaabot mo siya dito sa full, ang tagal niya bago gumalaw, ang tagal niya bago mabawasan. Ayun, tapos pagka pinatay mo na yung makina, idon mo after alba kinabukasan, makikita mo malaki na pala yung binawas. So hindi siya accurate. So one of my clubmates dun sa Mio Gear Club, nagpapalit na daw siya ng fuel bloater, pero hindi daw na resolve yung issue. So again, isa yun sa issues nitong Mio Gear. So siguro maging aware na lang tayo doon. So another issue na encounter ko dito sa aking Mio Gear, na na-discuss ko din naman sa inyo, at sa araw-araw na pagbabasa ko doon sa aming GC, na-encounter din ng mga ibang clubmates namin, which is yun nga yung shock absorber nito sa harap. Marami sa kanila nakaka-experience, lalo na yung mga kabibili lang, na matigas daw. Tama po yun. So yung mga matigas po talaga yung shock niya sa harap pag bago. And then pagka naman po yung na-break in nyo na yung suspension nyo, kagaya nitong sa akin, nung pagdating po niya sa 700 kilometers and up to now, ayan, sobrang lambot naman nung shock niya kasi na tumutukod po siya, which is na-discuss ko na rin naman sa inyo on my previous vlog. But then again, those issues naman are kumbaga acceptable. Isipin nyo na lang, consider nyo na lang na itong ating Mio Gear is on the budget price naman. Hindi naman ganun kamahalan para paghanapan nyo ng sobrang perfectong performance. Ang mahalaga dito, yung makina niya, yung kanyang hatak, yung kanyang tulin, talaga namang may ibubuga, ika nga. Nice. It's very much comparable and very much competitive dun sa kanyang mga competitors, like yun nga yung Honda Click 125 na isa sa mga direct competitor niya. So talaga namang may ibubuga. So all you guys out there na nag-iisip kung bibili ng Yamaha Mio Gear,
advice ko sa inyo is kumuha na kayo. And kung talagang nagdadalawang isip kayo, try nyo po na kung may mga kakilala kayong meron ng Miyu gear, i-try nyo pong maki-test drive. Ngayon, huwag nyo lang ang isempl lang. Oh, hell no! So, ayun guys, yung mga ano, yung mga ka-area ko dito sa Cavite, dito sa Upper South, bandang Tagaytay, kung malapit kayo dito sa area, at isa kayo sa mga naghahanap, isa kayo sa mga iisip kung bibili or hindi itong Miyu gear, pwede niyo po akong i-message dito sa aking YouTube channel, and pwede ko po kayong ipa-test drive dito sa aking Yamaha Miyu gear para magkaroon kayo ng first hand experience and first hand feel. Oh, sorry, sinisinok, hiccups. Ay, gabi pa to eh. So, ayun, my ownership of my Yamaha Miyu gear has been a very amazing experience actually, guys. No doubt, wala po akong dito, wala po akong regrets. Na kung uulitin ko yung araw na naghanap ako ng 125cc scooter, kung ulitin ko po yung araw na yon, Yamaha Miyu gear pa rin ang bibiliin ko. Oh my god! Wow! Nga pala, maikwento ko lang sa inyo nung binili ko itong Yamaha Miyu gear, ano? Kasi alam niyo naman, meron din akong MIUI, o yung M3 na tinatawag nila. So, unang-una kasi 2016 model pa yung aking MIUI, pero it's still it's still performing well. Oh! Sorry dun sa aking hiccups. Still performing very well actually. Kaya lang since may extra budget naman tayo, so I opted to buy another scooter. So ito nga, nung araw na naghahanap po ako, nakikita ko na po itong Miyu gear sa ibang mga vlog. So ako yung nahiwagaan, kaya talaga namang naghanap din talaga ako ng Yamaha Miyu gear sa mga dealership. And nung unang araw na naghanap ako, meron na ako nakita, kaya lang gray. So medyo hindi ko type lang yung matte gray. Talagang ang aking target noon is puti. So that day hindi ako nakabili. So I decided na, sabi ko, sa following weekend maghahanap ulit ako. So yun nga, the following weekend naghanap ulit ako. And anyway, bago ang lahat ay ito, gusto ko muna ulit kayong inggitin yung mga wala pang Miyu gear. May kayabangan to. Ito po ang aking Yamaha Miyu gear. Ayan, kung makikita nyo, still on its 1,000 kilometers ay napakalinis pa din. Ayan po, ayan. Ayan. Nga pala guys, kung kayo ay nagtatanong kung bakit ganyan kalinis ang aking Miyu gear, kahit ito po ay 3 buwan na at ito ay nasa mahigit 1,000 kilometro na, to tell you honestly, napaka-selan ko po sa motor at even dun sa aking mga kotse. So hindi po talaga ako nagmumotor pagka basa yung kalsada. What? What the fuck? Ayan. So pagka po basa yung kalsada, nagkokotse na lang ako. Kasi ayoko po nung natatalsikan yung mga dito sa mga parts na to, tsaka dyan sa under fender or under ng tapaloto. Ayoko po nang may mga talsik-talsik ng putik dyan. Ayan, sa ganyang mga parts. Since I bought this, hindi pa talaga ito naidadaan sa basang kalsada. At hindi ko pa ito ginamit nang umuulan. Ngayon, most importantly, kahit naman po alin doon sa mga motor ko, guys, hindi ko po talaga sila
ginagamit ng basahang kalsada o ng nung umuulan. Talaga pa nga ganun po ako kaarte at ganun po ako kaselan. Are you stupid or something? Ay, basa. Ayan, gaya niyan guys. Pag ganyang basa, sobrang nagdadahan-dahan ako para hindi tumilamsik yung putik doon sa aking tapalodo. Ayan. So, going back doon sa aking kinukwento sa inyo, yun nga, the following weekend, nag-ikot-ikot ulit ako sa mga karatig bayan dito sa Cavite upang maghanap ng white na Yamaha Mio gear. And, wala ulit akong makita. Hanggang sa nainis na ako kasi sabi ko, pangalawang araw na yun na masasayang na nag-iikot-ikot ako tapos umuwi ako nang wala naman ako nabibili. So, nagtingin-tingin na din ako ng ibang brand. So, particularly Honda. Ayan. So, sa Honda naman, wala naman akong target na mabili doon. Pero nakita ko po yung Honda Dio. Actually, natuwa ako doon sa Dio na yun kasi akala ko ang liit niya pero ang laki pa pala niya. Mas malaki pa siya actually dito sa Mio gear. Yes guys, kung akala nyo ang liit ng Dio, ng bagong Dio, nakakamali po kayo. Ang laki po niya pag sa personal, mas mataba siya. At definitely, mas mahaba at mas bulky dito sa Yamaha Mio gear. So ayun, so nakita ko yung Dio, kaya lang carb type pa siya o bicarburador. Kaya ni-rule out ko siya doon sa aking mga options. And then, yun nga yung Honda Genio or Genio. Medyo type ko rin siya, kaya lang I feel na it's a bit pricey. Kaya ni-rule out ko na rin siya. And then, ayun nga, Honda Click. Sabi ko, okay din pala tong Click. Actually, ayoko nung Click kasi ang dami ng may Click. Kaya lang, nung pinakita sa akin yung puti, which is 2021 model daw yon, sabi ko, aba, naakit ako doon sa puti. Ang ganda. Sobrang premium ng itsura. Mukhang mamahali. So, talagang nung araw na yon, pabiling-pabili na ako. So, sabi ko, hindi ako uuwi nang wala ako nabibili. Kaya, sabi ko, bibiling ko na tong Honda Click. So sabi ko dun sa dealer, kakain lang ako ng lunch, tapos babalik ako at babayaran ko na. So yun nga, kumain ako ng lunch. Kaya lang, hindi yata masarap yung ulam ko, kaya nung pagkakain ko ng lunch, nagbago yung isip ko. Hindi na ako bumalik. So, dun pa nga ako kumain sa tapat mismo ng tindahan ng Honda Click. And nakikita ko, tinatanaw ako nung tinatanaw ako ng mga salesman at nagtataka sila kung bakit tuloy-tuloy ako umalis at di na ako bumalik. Eh, sabi ko pa naman, babalik ako. As in, nakatanaw sila sa akin lahat. Tatlo sila dun sa kasa. So anyway, ayun nga. So that day, hindi pa rin ako nakabili kasi wala nga puti na Mio gear. So bumalik ako dun sa unang-unang dealership na pinuntahan ko, yung merong gray. And sabi ko sa kanila, magpapareserve na lang ako ng white or magpadating sila ng white. Sabi ko mag down payment na lang ako para doon sa white or earnest money yung tawag nila, pero ayaw naman nilang tumanggap. Basta daw pag nagkaroon ng white, i-reserve daw nila agad para sa akin. And so true enough, after 3 days tumawag na po yung dealership, which is Yamaha Premio sa 13 Martires, Cavite. Tumawag sila sa akin at sinabing, "Sir, meron na pong Mio gear na puti at ito po ay naka-reserve na para sa inyo." And that's the story. So, hanggang dito na lang guys. And if you're still not subscribed to my channel, please do subscribe. Please like and share, and please hit that notification bell para maging updated kayo sa ibang mga videos na ilalabas ko. So again guys, I hope you all stay safe. I hope you all ride safe. And I'll see you on the next one. Ciao.